Alright, so welcome back sa ating channel, ang Sips Peters TV. So mayroon na naman tayong isang panibagong project na gagawa tayo ng anchor chain washing nozzle. So ito ay ginagamit pag nagbira sila ng angkla ay maraming putik. So para maiwasan, mag-additional sila ng washing nozzle. Kasi mayroon nang naka-built-in doon, hindi pa rin sapat upang matanggal yung mga putik na dumikit doon sa kadina. Ngayon, pinapagawa tayo ng isang anchor chain washing nozzle na ganito ang sukat. May kabaan siya na 1,250 mm. Kailangan insakto ito dahil limited lang ang space doon ng paglalagyan ito. At saka dito mayroon din siyang 150. So dito banda ang napagsukat ko, wala siyang ganong problema kasi open na siya dito. Dito ang problema ito kasi sasayad na siya doon. Sasayad na siya sa kadina pag habaan siya. So, ang gagawin natin dito ay kailangan insakto itong 1,250 mula dito hanggang dito sa sentro ng tubo. Di bali dito, sumubra tayo ng konti dahil open ito siya, walang problema. So, ang gagawin nating tubo ay mayroon siyang 5 UD or 5 outside diameter na 42 mm. So ang nominal size ng 42 mm ay 32A. Then may schedule siya na 40. So sa mga nag-request kung paano magbinding nito na insakto lang siya, ituturo ko sa inyo kung ano ang procedure upang makuha natin itong 1,250. So lalo na kung mayroon pang isang binding dito pag ganun. So kailangan dito at saka dito, sentro ng tubo ay parehas. So ngayon, isa ito 90 degrees lang. So karamihan sa ganito ay napakasimple lang ito. Pero kung mayroon siyang parang letter A, siyang ganon. So, kailangan natin ng competition. Pero, kung anong ituro ko dito, ganon din ang gagawin nyo kung mayroong paganon ang binding. Parehas din yun. Mayroon tayong ibibigay na idea na kung paano magkatugma ang sukat na pagbinding natin. So itong binder ko, hindi naman to magandang binder ko dahil gawa ng China. So alam mo naman yung mga gawa ng China, minsan nagbago-bago ang pagbibint niya. Kaya kabisaduhin nyo na ang kanyang behavior ng binder. Kasi yung binder nito ay gawa ng China. So kailangan natin kabisaduhin. At saka hindi lahat ng binder na parehas. Mayroong mga binder na nagbibigay siya ng 95 accurate. Mayroon ding binder na below 95 magbibigay siya ng accurate. So depende yan sa maker ng binder. Itong binder namin medyo may pagbago-bago siya. Kaya ang ginawa ko, kinakabisado ko kung anong schedule ng tubo, anong outside diameter niya para makuha ko. Okay, ngayon ituturo ko sa inyo kung paano mag-layout o paano magbawa sa tubo na pagbinding niya ay insakto doon sa target natin. So halimbawa sa tubo na to,
ay mayroon siyang inside diameter na 32 mm. So, ibawas natin ito doon sa 1,250. I-minus mo tong 32. So, ang kabuhan yan ay 1,218. So, 1,218 millimeter na lang. So, yung 1,218 millimeter na yon, yan ang i-layout mo doon sa tubo. Pati itong 300 na gagawin natin, dahil itong 150, hindi naman siya magkasya doon sa pagbibinding dahil maiksi siya. So, gagawa tayo ng sukat na 300. So, pag naputol na yon, ay i-insakto natin sa 150. So, ngayon, ipapakita ko sa inyo na hindi muna ako magbawas para makita nyo kung totoo ba talaga na ang ibawas ay 32 millimeter na yung pinaka inside diameter ng tubo. So ang gagawin ko nito, i-layout ko yung 300, tapos i-layout ko yung 1250. Ngayon, susukatan ko kung totoo ba talaga na ang bawat binding ay magbawas tayo ng inside diameter. So ang inside diameter ng tubo na to ay mayroon siyang 32 millimeter. So ibibinding na natin ito para makita nyo kung totoo ba talaga na 32 millimeter. So ibig sabihin, hindi ko bawasan yan, ang 300 magiging, ang kabuang sukat niyan ay magiging 332. So ang 1250, ang kabuhang lalabas diyan ay 1282 na. So kaya ginanoon ko upang maintindihan niyo na bawat binding pala ay magbawas ng ID o inside diameter ng tubo. So ngayon, para mas lubos na maintindihan nyo, hindi ko muna bawasan ang tubo pag layout ko. Insaktuhin ko siya ng 300 millimeter at saka 1250. Tapos pag nabinding ko na, susukatan ko upang makita nyo kung tama ba talaga ang sukat na imaminus yung 32. Diba sabi ko, ang 1250, insakto ko yan. Ngayon, pag nabinding na, magiging 1282 na yan. Kasi mag-plus 32. Mag-plus 32 siya. So, para makita nyo kung tama ba talaga ko. Ngayon, sa inyo na mga binder, kabisaduhin nyo, magbinding muna kayo ng mahaba at lagyan nyo ng marking. Titingnan nyo kung ilan ang sumubra. Kung ilan ang sobra doon, yun ang ibabawas nyo sa kada binding. Ito sa binder na to, kabisado ko na to, ang basta mayroon siyang 42 mm na outside diameter, magbawas talaga ako dyan ng inside diameter niya na 32. Kasi ang nominal size na tubo na to ay 32. So yun ang ibabawas ko bawat binding. Pag nakuha ko, nabawasan ko na yun, pag binding ko, insakto ako dun sa may target ko na sukat. So ngayon, hindi ko muna ito bawasan. Ipapakita ko sa inyo na tama yung sinasabi ko na sumubra siya ng 32 mm. So ang sunod na video nito, ipapakita ko sa inyo kung paano siya lumagpas. Kung tama ba yung sinabi ko na ang 1250 ay magiging 1282, ang 300 ay magiging 332. Okay, may nahanap na akong tubo at may sukat siya na 42 millimeter ang outside diameter niya. So ili-layout ko na to at maglalagay muna ako dito ng 300 millimeter. Kasi kung maglalagay ako ng 150, hindi ko kayang maibinding gawa nung ang agwat nung magkabilang stopper sa binder natin ay
200 lang mahigit. So 150 kapos hindi kayang ibinding. So nag-allowance ako ng 300. So dito naman sa kabila, nagmarking na rin ako 1,250. Hindi muna ako nagbawas kamukha nung sinasabi ko na ipapakita ko sa inyo ang kalalabasan nito kung ilan ang sobra. Ilan ang sobra. Kasi ang formula sa pagbibinding ay every bend minus inside diameter. Yun ang tamang formula. So, pinapakita ko sa inyo kung tama yung sinasabi ko. Supposed to be, ang sukat nito dapat 300, ibawas ko yung 32, dapat ang sukat dito ay 268 mm. So, hindi ko muna binawas para maipakita ko sa inyo na tama talaga na bawasan ng inside diameter. So, katulad din sa kabila, insakto ko rin na 1,250 upang makita din nyo kung ilan ang sobra. Dapat, supposed to be, dapat ang sukat dapat dyan ay 1,218. Pero, hindi muna ako magbawas upang makita nyo kung tama yung sinasabi ko. At ngayon, ipapakita ko sa inyo ang mga gamit ko sa pagbibinding. May mga iba't ibang sizes na nakikita nyo. At ito lang ang magagamit ko dahil ang need ko lang ay may nominal na 32 mm. So, akma ito doon sa aking ibibinding na tubo. So, tara na at ibibinding natin ito sa ating binder na made in China. Ito yung made in China ko na binder na kung i-rate ko to ay nasa 4 lang. Kasi poor quality yung materials, nakikita niyo naman. At pinadalhan siguro kami dahil itong barko na to made in China, kaya parang giveaways na lang siguro to itong binder na to. So itong binder na to, ito yung pinaka bypass valve niya. Itong dalawang pump nito, ito yung pinakamabilis at yung sa kabila ito ay pinaka mahina. So ito yung ginagamit kong may naka-attach na tubo, yan ang lagi kong ginagamit dahil itong mabilis na paglabas ng telescopic ay hindi ko ginagamit. Dito yung bago mo ibibinding, iluagan mo na yung air vent na yon. So ito yung mga lock niya sa ilalim. Kung magbinding kayo, ilagyan nyo ng lock, baka matanggal, so lagyan ng lock. At ngayon, ready na tayo at ibibinding na natin. So, tandaan natin itong mga marker natin na hindi pa tayo nabawas. So, ito na, itong 300 na to, yun ang itatapat ko dun sa pinakasintro ng ating binder. So, ayan, ibibinding ko na to. At kung medyo lumihis, ay i-adjust nyo. So, ngayon, ina-adjust ko at hanggang masintro. So, at nasintro na, at diyan ka na mag-umpisa ng binding at ilalagay mo na yung pinakalock niya. So, ngayon, magbibinding na tayo. Pag nagbinding kayo, huwag kayong doon sa harap. Dito kayo sa posisyon ko. Just in case na maputol man yung pin doon sa binder, hindi ka matamaan yung pinaka-impact niya. So, kung maputol man siya, dito ka sa likod, so wala, libre ka. Kaya nga, safety first ang kailangan dyan upang hindi kayo matamaan. Dahil marami na akong mga kasamahan na nagbibinding sila sa harap nung napigtas yung pinaka-pin nung binder ay tumama sa kanilang katawan at nagkaroon ng severe injury. At ngayon, tapos na natin ang pagbibinding. At ito na yung sinasabi ko sa inyo. Ito yung formula niya. Every bend, ilis mo yung inside diameter ng tubo. So, ang inside diameter ng tubo nito ay 32 dahil ang nominal size ang tubo nito ay 32. So, 32 ay yung minus mo. So, ngayon, papakita ko sa inyo kung tama ba yung sinasabi ko. Ayan. Nakikita nyo yan, ang 300
ang 300 na sukat natin ay sumubra siya ng 332 na siya ngayon. So, tama na tayo sa sinasabi ko na kailangan bawat binding magbawas ka sa bawat corner. Kamukha nito, 32 ang sumubra. So, nagiging 332 siya. Diba, katulad nung sinasabi ko sa inyo na susubra to ng 32 mm. Ngayon, ang pag-layout niyan, kailangan bawasan mo yon. So, kaya nga sinasabi ko, hindi ko binawasan upang makita niyo kung tama ba yung mga sinasabi ko. Kamukha nitong isa, ang sukat nito ay yan, 1,282 na siya. Dahil, dapat 1,250. Ngayon, 1,282 dahil hindi ako nagbawas. Upang makita niyo kung ano ang diferensya, kung tama ba yung sinasabi ko. So, nakikita niyo na, ang binding dito sa 300 ay nagiging 332. Ang binding naman dito sa kabila na 1,250 ay nagiging 1,282. So, ayan. Ayan, nakikita niyo na at mayroon na kayong idea kung paano ko ginawa at kung paano yan i-layout. So, ngayon, ito na yung magiging resulta niyan. 150, halimbawa, makaya sa binder, pero dito sa binder ko ay hindi makaya ang 150. So, nagiging 300 yan. So, ibabawas yung 32 sa 300 ay ang dapat ang i-layout mo dyan ay 268. So, dito naman sa 1,250 na imaminus mo yung 32, ang kabuhan yan ay 1,218. So, ayan, nakikita nyo na kung ano ang kalalabasan. Kung tama yung sinasabi ko na every bin ay magbawas tayo ng 32 mm sa ganitong size na tubo na outside na mayroon siyang nominal size na 32 or inside diameter na 32 mm. So, sana naintindihan niyo ito kung ano ang idea or formula sa pagbibinding nito at magaya niyo sa kanyang mga barko ang ganitong. At ngayon, katapos lang natin itong na-breezing. So, ang ginagamit ko dito sa paghihinang ay silver bracing dito kasi ang dulo nito ay tanso. So, tanso tubakal ang ginagamit ko sa paghinang ay ang silver bronze na rod at inihinang ko by acetylene. At dito sa dulo ay binabaga ko to at iniipit ko dun sa gato upang magkaroon siya ng bend. So, ang purpose niyan kung bakit ko pinalapad yung dulo upang marami siyang i-spray na tubig upang makaya niyang i-cover yung kabuuan ng chin na dumadaan sa kanya na may mga putik upang malinis siya ng husto. So, yun ang purpose nun kung bakit ko pinipit yung dulo. At ngayon, ibibigay na natin to sa deck upang i-primera na. At ang importante mo lang dito kung paano ang formula, kung paano magbinding, kung anong materials na ginagamit upang mag-connect sa metal at saka bronze. So, sinasabi ko na sa inyo na ganun ang materials. So, marami pong salamat.